Okay, dumating na yung order natin from online. Bike part siya galing na China. In order natin to, in response doon, parating nagiging concern o yung nagiging question regarding doon sa nauna nating post, which is yung sa Zito na DR190 ratchet hubs. Ang nagiging problema nila ay yung ratchet o yung mismo star ratchet nauupod. We ordered this para makita if there will be a difference regarding doon sa durability ng mismo star ratchet if we're going to change it from aftermarket o yung factory na star ratchet na included doon sa Zito DR190. Okay, gawin na natin. Buksan na natin. Malaman. Okay, ang tatak pala niya ay Fovno. It's a 60 teeth na star ratchet with included na rin ang spring. Yun. Okay, ang included doon sa kit na na-order natin ay dalawang star ratchet. Ito. Supposedly, this is 60 tooth or 60 teeth. Then, meron pasunod na dalawang spring. At, diba itong pula na to? Spacer yata to or parang spacing cup. And, isang lube. Yan laman. So, ito ang kakabit natin doon sa Zito na DR190. Hindi naman necessary na ibig sabihin nag-fail na yung nauna kong Zito na DR190, yung star ratchet hub. So far, 4 months now, okay pa naman siya. Nagamit ko siya weekends lang. And isang beses, nagamit ko siya papuntang Antipolo, climb. Nagamit ko rin siya, usually flats. Hindi siya talaga conclusive kung bakit may mga nagsasabi o may mga nakabili noong Zito na nagpe-fail nga raw yung mismong star ratchet at na nauubos o nauubos yung pinaka-mismong teeth dito. Ito. Yung pinaka-parang ngipin na yan. Nauubos daw, nauupod. Well, yung star ratchet noong DR190, I think para siyang steel . Ito, I think parang pagkaka sa by the looks pa lang mukhang hindi siya steel, mukha siyang brass. Patingin ko, di ba, mas malambot ang brass kumpara sa steel. Pero syempre, di ba, maraming klaseng steel Merong high tensile steel, meron din namang mild steel. Yung mild steel 'yon, malambot 'yon Ito, hindi natin sigurado kung talagang brass to o steel or stainless steel na may coated, kaya siya nagiging parang kulay gold. And maganda naman siyang mag-engage. At iba isura nito kumpara doon sa star ratchet nung Zito. And isa pa, hindi ko rin sure kung ito ay swak doon sa yung sa mga grooves na to doon sa hub. Malalaman natin yan pagka na-mount na natin to. Unboxing lang naman to para makita kung ano yung in-order natin. Bigyan mo masabing upgrade to, no? Ano lang to, para siyang upgrade na rin siguro dahil 54 teeth to 60 teeth to. So, upgrade. Titingnan natin din yung magiging parang sound niya at titingnan din natin kung ang durability niya in the long run. Yan. Okay po, dito na po natatapos yung ating sort of unboxing, pero kahit na hindi naman siya naka-box, sort of unboxing nitong ating nabili na Fovno na 60 teeth na star ratchet upgrade kit. So, upgrade kit ko na tatawagin siya, na may star ratchet, dalawa 60 teeth and dalawang spring with spacer. May kasama na rin siyang lube, which is yung wala. Kaya siguro nagiging issue, siguro ang sikreto kung bakit hindi nauupod o madaling maupod yung iba dahil wala silang ganito. Siguro ito yung
deciding factor o yung pinaka-factor kung bakit nag-fail yung ibang hubs ng Zito. Dahil walang tamang lube. Kasi sa akin, masabi ko lang o ma-mention ko lang, yung Zito o yung Zito hubs ko na from pagkabili ko sa kanya at na-assemble ko na siya, pinalitan ko agad yung factory grease niya. Pinalitan ko siya ng WD-40 lithium grease in a can. Ito nga pala yung ginagamit ko pamalit doon sa factory grease. As you can see, WD-40 siya. Tapos, ano siya? White lithium grease. So, liquid siya. Yan, oh, liquid. Pero pag in-spray mo na siya, ang labas niyan, white grease. Ayun, oh. Nagigi siyang grease. Once na nag-contact na siya doon sa surface, nagigi siyang grasa. Hindi siya malapot. Hindi rin man siya malagnaw. Pag hindi mo siya ginagalaw, para siyang solid. Pero once na ginalaw mo siya, naglulugaw. Uy, parang nagiging siya, lumalabnaw siya habang ginagalaw mo siya. Good for, yung makikita naman eh, bearing, hinges, ito, cranks, tsaka chains. Okay, water and heat resistant lubricant. Long lasting protection against rust and corrosion. For use on metal to metal connections. Well, subok lang. Ito kasi nakita ko na parang ayos na ayos yung viscosity for sa purpose noong star ratchet. Yun lang po. Oo nga po, no? Mabanggit ko lang po. I am in no way being sponsored by Zito DR190 or ni Fovno na 60T at ni WD-40. Hindi po ako sponsored niyan. Ito po binili ko with my own money. Ito po binili ko siya out of response doon sa nagiging issue ng iba na baka ito yung solusyon. At yung pong DR190, binili ko rin siya with my own money because gusto kong sumubok ng star ratchet. Ito naman binili ko pang salit. Kung sakasakali I can bring this sa ride, at kung sakali mag-fail yung DR190 o nag-fail yung star ratchet habang nasa ride ako, meron ako agad na repair kit. Kasi huhugutin lang naman yun eh, yung pinaka parang free hub body. Tapos exposed na agad to without any tools. Kabit nitong bago, maliit lang naman siya, so para lang siyang repair kit ng puncture, no? Parang ganito lang kaliit eh, oh. Oh, malaki lang ng konti. Pwede ko na siyang pagsamahin dyan para habang nasa ride, nag-fail yung star ratchet ko, mare-repair ko agad. Hindi na ako kailangan tumawag ng rescue. Yun lang po. Sige po. Thank you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po.